Yun, good morning mga kabisay. Mega love shout out sa inyong lahat. Saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at nasa masiglang kalusugan. So ayun mga kabisay, good morning sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. At sa ngayon mga kabisay, ay tulad ng sinabi ko na ngayon ko palang magagawa yung pagbubungkal dito mga kabisay. At ayun, naumpisahan ko na nga. So, aking ibubungkal ito. Pero hindi ko may papakita sa inyo dahil yun nga, medyo matindi ang sikat ng araw. Ang cellphone natin ay nagkakadiferensya pag nabibilad. Wala akong mapaglagyan ng cellphone na hindi naiinitan. So, yun. At sana, samahan nyo ako hanggang matapos ang video ng ito mga kabisay. At pagpasensyahan nyo na kung ang aking mga video ay medyo may kahabaan. So, gusto ko lang na maipakita sa inyo ang katotohanan kasi ng isang kwento. So, kung mag-video tayo at maiksi lang, so, hindi naman natin maiintindihan kung ano ang magiging kwento, kung ano ang kalalabasan ng ating mga ginagawa. So, sana naman ay maintindihan nyo kung bakit ganun ako kahaba ang aking mga video. May nagsasabi diyan na LS na premiere. So, pagpasensya nyo na at talagang ganyan lang ang buhay. Kailangan makita yung ginagawa natin at lumabas yung katotohanan ng ating pamagat. Alright, sana'y abang-abangan yung mga kabisay at isusunod ko mamayang ipapakita ang mga nabungkal ko. Alright. So yun mga kabisay, at nakagawa na tayo ng dalawang plan box. Pero medyo mahirap gawin mga kabisay dahil sobrang tigas ng lupa. At para madali at makapagpatalab ako ng maayos, ayan kung makikita nyo, binasa ko ang bandang pag bubungkalan ko, at para hindi masyadong matigas dahil minsan nakakatatlong hataw na ako ng asarol bago pa tumalab. So nung binasa ko, medyo napadali naman, at sa awa ng Diyos ay napapino naman natin yung lupa. Pero hindi pa yan ang actualing magiging mangyari niyan mga kabisay. Paliliitan pa natin yan, papipinuhin pa natin ang lupa na yan para naman yung pagtubo ng ating itatanim ay hindi siya mahirapang magpalawak ng kanyang ugat. So dito mga kabisay, ayan kung makikita nyo, tuyo. At yung binasa kong iyon mga kabisay, ay didiligan ko pa ng isa yon bago ko bubungkalin. At tulad ng sinabi ko sa inyo, yung bahay dito ng anay mga kabisay ay wala na. Ayan kung makikita nyo, ay patag na rin dito. Pero may natitira pang kalahati mga kabisay. Dahil yun ang ipinuno ko dito sa bandang ito mga kabisay. Dahil kung mapupunan nyo noon sa una kong mga vlog, dito ay malalim. So kinuha ko yung lupa banda dito, siya kong itinabon dito para maging patag siya at hindi mag-i-stack up ang tubig. So ayan mga kabisay, at medyo sakripisyado ang pagbubungkal ko ngayon dahil kailangan pang maghakot ng tubig para basain ang mga bubungkaling ko. At ayan, may dalawang ligadira naman akong service. So, sa awa ng Diyos ay nagagawa naman. At ganyan lang talaga ang buhay. Ano man ang ating gagawin ay sa ating pagtsatsaga at pagsusumikap ay magkakaroon ng katuparan ang bawat hangarin natin sa ating mga gagawin. So, ayan. At sana naman ay samahan nyo ako sa mga iba pang kabanata mga kabisay. Abang-abang lang kayo dyan. At medyo pagod ang inyong taybisay. Kakaaba-abanti na tayo mga kabisay sa awa ng Diyos. At ayan, medyo nakaabanti na tayo. Kahit medyo mahirap-hirap, medyo nauutal tayo. Pero kahit papano eh, andito na tayo. So kanina kung makikita nyo, andyan lang tayo. So sa loob ng isang oras eh, halos ito lang ang nagawa ko mga kabisay. Dahil sa sobrang tigas, kahit binasa ko na, gayon pa rin. Dahil halos hindi makabasa sa ilalim. Yung apat na ganito mga kabisay ang nilalagay ko sa bawat isang hilirang ganyan. Ganun pa rin, may katigasan pa rin. Pero kahit pa paano eh, nakakaabanti naman. Pero
yun nga, malayo pa tayo sa katotohanan dahil hanggang tayo doon sa may huling puno na yun ng Madre de Agua, doon ako titigil at siguro madadagdagan pa ito ng dalawang linya. Ang isa ay diretso, ang isa ay medyo putol-putol siguro, mga kabisay, gawa ng ninyog na ito. So okay na yan, kahit papano makaka-aba-abanti naman. So ganyan lang, diba, may kasabihan nga, kailangan kang magtiyaga para magkaroon ng nilaga. So kailangan gawin natin ngayon dahil yun ang kailangang maging proseso nitong ating pagtatamnan. Hindi po pwedeng karaka-raka ay bungkalin mo dahil maghihirap ang iyong kalooban. Kalooban talaga. Dahil isipin mo, mga kabisay, tatlong hataw ko dyan ng asarol eh, halos hindi natalab. Kung hindi uulitin pa at uutay-utayin. Yun. Pero nung mabasa ko sa awa ng Diyos, ayan, nakakatipak naman ako ng medyo sapat. Pero papipinuhin pa namin yan. Yun nga lang ang magiging problema niyan. Pero yung matigas siya, ang lalaki, mga kabisay, nang natitibag, pero ang tigas pa rin. So sa ngayon ay medyo maliliit na siya at madali na mapinuhin. So ayan, mga kabisay, abang-abangan nyo lang dahil si kabisay ay magluluto muna ng pananghalian at medyo oras de peligro na. Nakaka tatlong oras na tayo dito. Nag-umpisa ako dito ay alas 8 pagkatapos kong magdilig ng halaman. At kaya ganito lang ang nagawa ko, mga kabisay, dahil sinakripisyo ko pa ng pagdidilig itong mga kabisay. Dahil kumukuha ako ng tubig doon na sa puso, andoon sa may malapit sa bahay na yun, sa gilid noon na andoon ang puso. Doon ako kumukuha ng tubig at sinahakot ko dito gamit ang dalawang ligadira. So ayun, mga kabisay, abang-abangan nyo muna at tayo muna ay magre-relax. At sana mamaya matapos ko to, dalawang hilirang ito hanggang doon sa puno ng kahoy na yon. Alright, ayun, magandang araw ulit, mga kabisay. So kahapon, mga kabisay, yung aking video ay naputol dahil meron tayong ginawa. So ngayon ay ituloy kong gumawa ngayong umaga, mga kabisay, at hindi ko na video ang kanina gawa ng may nagpapatugtog. At ngayon naman ay ayan, at na tuloy-tuloy ko na yung isang iyon hanggang doon sa may malapit sa puno ng Madre de Agua. At itong isang, mga kabisay, ay naiabot ko na rin din eh. At ngayon ay walang patugtog, so akin munang binidyohan, mga kabisay, at para maipakita sa inyo na kahit papano ay nakausod ako sa paggagahok ng pagtatamnan ng luya. At ayan nga pala, mga kabisay, ay napadali yung aking paggagawa dahil kahapon nung matigil kami ay ikinabit namin yung gripo doon sa malapit na yon sa aking pusong bago na ginawa. At ngayon ay nabasa ko na dito, mga kabisay, at sa awa ng Diyos ay mayroon na tayong hose. At ito, may hose tayong ginagamit ngayon, mga kabisay, para sa pagbabasa. Kaya medyo napadali yung paghuhukay ko. At ayon, kahit papano ay nakausod na rin ako dahil medyo malambot na yung lupa, hindi na katulad nung una. At itong hose na ito, mga kabisay, eh bagong kinabit namin ito kahapon. Hindi ko nga lang nabidyohan nung pagkabit namin, mga kabisay, gawa ng yun nga, may patugtog ay wala ring kwinta. Ang hirap i-mute pag ganung naggagawa kami ng kuan tapos binibidyohan, ay nakakapanghinayang din naman na nakamute laang. So ngayon ito, at ito ay ating paaandarin, at ipapakita ko sa inyo ang ating makina. At yun nga, mga kabisay, na andito ang ating makina. Ayan, aming ikinabit sa huling ginawang puso na dapat yan ay gagawin sana namin doon sa kabila, pero dito na lang namin ikinabit para direkta na. At ayan ang bagong makina, mga kabisay. Ayan, bagong
bago. Sa awa ng Diyos ay nakapundar tayo ng pandilig. At dito lang namin sinasaksak mga kabisay dahil hindi ko pa nagagawa ng sweets. So siguro gagawan ko pa yan ng sweets mga kabisay para pag ano ipipindutin na lang natin para pandarin. So pandarin natin itong mga kabisay. Hindi ko nga lang ipakita sa inyo kung paano. So abang-abangan na lang. So ayan mga kabisay, at pinaandar na natin yung makina. At yan ay naandar na doon sa bandang iyon sa aking pinagagahukan para sa aking pagtatamnan ng luya. So ating puntaan doon mga kabisay, at ating tingnan yung kanyang tubig kung gaano kalakas. Ayan, at dito ay medyo naglawa ng mga kabisay dahil napaandar ko kaagad ay ayan, at medyo malakas ang tubig na lumalabas mga kabisay, kaya hindi na ako nahihirapang magbasa dito. Hindi na ako sasalok at hindi na ako iigib. So ayan, at atin na lang itong gaya ng gagawin natin mga kabisay. So ayan, so diba, so hindi na ako mahihirapan ngayong magbasa dahil hindi na ako maghahakot ng tubig dito na mismo. Ayan. At hindi na tayo mahirapang magdilig ng malayo. So pwede na nating lagyan ng mga drum sa malapit sa didiligan. Problema nga lang ay wala tayong drum. Ayan. Ang drum natin ay kukunti. Siguro magpo-produce pa tayo ng mga gagamitin nating drum para mayroon tayong marami-raming mapaglagyan ng tubig. Ayun o, layo ng nararating. Ayun o. Alright. So, atin munang patayin ang tubig mga kabisay. Yun, at nag-off ang ating camera mga kabisay. Naputol yung aking sinasabi kanina. So, ayan. At atin na muna itong i-off para patayin natin ang makina. Kailangan naka-off ito para hindi maubusan ng tubig ang makina. So, pangabang! Ayan, naka-off na ang ating makina mga kabisay, at aking nanginugod doon sa kanyang saksakan. At dito sa aking ginagawa, so magpapatuloy naman ako dito mga kabisay. Pero siguro hindi ko na ipapakita sa inyo ang ibang mga kabanata dito mga kabisay dahil medyo marami pang proseso. At siguro sa susunod na vlog ko na lang ninyo abangan ang magiging resulta ng ating pagbubungkal din eh. At sa ngayon mga kabisay ay tanghali na ulit, at medyo oras na naman ang pag-aano natin sa ating pananghalian. At ayan ang aking aso, laging nakasunod sa akin yan mga kabisay. At dito nga mga kabisay, ayan, siguro may isang linya pa dito na magagawa tayo papunta rito. So siguro sa susunod ko na lang ipapakita sa inyo kung ano magiging resulta nito. At sa ngayon mga kabisay hanggang dito lang muna aking video, na sana naman ay nagustuhan nyo ang aking mga ipinakikita sa inyo. So maraming salamat dyan sa inyong lahat mga kabisay, at salamat sa inyong lahat na nakarating na naman sa dulo ng aking video. At sana abangan nyo ang mga susunod kong video tungkol dito sa ating mga gagawin na pagtatamnan ng ating luya. At siguro next time makikita nyo ito ay kumpleto na ng gahok. Dahil bali tatlong linya lang naman itong mga kabisay na aking gagawin. At siyempre maglalagay pa rin tayo kung sakaling may ispis dito na hindi matatamaan ang inyong pag-itinumba. Sabagay, luya lang naman itong mga kabisay eh. Okay lang naman na mabagsakan dahil yung dahon niya lang naman ang masisira. Ang laman ay hindi. So tutubo ulit. At sana naman ay nagustuhan ninyo ang aking video ngayon. At maraming salamat sa inyong suporta at tiwala sa
aking mga ipinakikita sa inyo. So ayun, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay, na sana ay naandyan kayo sa mabuting kalagayan at patuloy na pinapatnubayan ng ating Poong May Kapal saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo. Wala tayong laging ibang sinasabi, mag-iingat at palaging magdarasal ng patuloy na patnubayan ng Poong May Kapal. So ayan mga kabisay, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Miga miga love, shout out. God bless us all. Bye bye.